Ang sweet na bagong kasal na sina Bea at Paul ay masayang ibinahagi sa kanilang wedding video kung paano sila nagkakilala. Pagkatapos nito ay pumunta sila sa isang cabin sa gitna ng kakahuyan para mag-honeymoon. Ang cabin ay pag-aari ng pamilya ni Bea kung saan ay doon na din siya lumaki. Sinubukang ilibot ni Bea ang kanyang mister ngunit hindi na makapaghintay ang uhaw na si Paul at inararo niya agad ang kanyang misis. Buong gabi na nag-cuddle ang mag-asawa habang sinasambit kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Nang nakatulog na sila ay may kakaibang liwanag mula sa labas ang umaninig sa kanilang mga mukha. Kinabukasan, sinabi ni Bea sa kanyang asawa na hindi pa siya handang magka-baby at okay lang ito kay Paul sapagkat giit niya na marami pa silang oras. Namangka ang dalawa sa lawa at nang maliligo na sila ay masyadong nalamigan si Bea sa tubig kaya't nagpa siya silang huwag ng tumuloy. Sa halip ay nag-shower na lang ang mag-asawa at nagbakbakan. Pagkatapos ay pumunta sila sa kalapit na restaurant para magtanghalian, subalit ang may-ari nito ay tila galit na galit at nagwawala. Itinaboy sila nito, at nang papaalis na sila ay napagtanto ng may-ari na kilala niya si Bea, kaya tinawagan niya ito at nagpakilala siya na si Will, ang kababata ng misis. Nang makilala siya ni Bea ay niyakap niya ito ng mahigpit. Humingi ng paumanhin si Will dahil sa kanyang pag-uugali kanina, nagkatitigan ang dalawa at tila nagselos ang mister dito. Maya-maya ay lumabas ang misis ni Will na si Annie at sinabihan silang umalis. Agresibong hinawakan ni Will ang asawa at pinakalma ito. Giit niya na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang misis kaya nagpa siya sina Bea at Paul na umalis na lang. Nang gabing yun, batid ni Bea na hindi normal ang misis ni Will. At giit naman ni Paul na may mali rin kay Will dahil nagwala ito sa restaurant at piniit niya ang braso ng kanyang asawa. Ipinagtanggol ni Bea si Will kaya tinukso siya ni Paul at sinabi na baka naging magkarelasyon sila dati. Itinanggi ito ng misis at giit niya na magkababata lang sila. Nang natulog na ang mag-asawa ay nagpatay-sindi ang mga ilaw at tumunog ang alarm ni Paul. Balak niyang mangisda sa umaga, ngunit paglabas niya ay nakita niyang madilim pa pala. Nalaman niya na alas 3 pa pala ng madaling araw kaya naisip niya na baka nasira ang alarm dahil maaga itong tumunog. Pagbalik ni Paul sa kama ay napansin niyang wala na ang kanyang misis. Hinanap niya ito sa buong bahay ngunit hindi niya ito makita. Nagpa siya siyang maghanap sa labas at sa gitna ng kakahuyan ay nakita niya si Bea na wala ng saplot. Nang hawakan niya ang misis ay bigla na lang itong sumigaw. Dinala siya ni Paul sa loob at tinanong kung ano ang nangyari. Tugon ni Bea na wala at baka nag-sleepwalk lang siya. Gayunpaman, nagsimulang mangamba ang mister para sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Paul ang misis na naghahanda ng almusal. Tila ay wala ito sa sarili sapagkat nasunog nito ang mga tinapay. Iminungkahi ng mister na magpatingin sila sa doktor, ngunit patuloy na iginiit ni Bea na ayos lang siya. Sinabi ng misis na gumawa siya ng kape, ngunit nang tingnan ito ni Paul ay hindi ito nalagyan ng tubig. Nang maglaon ay niromansa ng mister ang kanyang asawa, nang mapansin niya na tila ay may chikinini ito sa kanyang binti. Agad itong itinago ni Bea at sinabing kagat lang yun ng lamok. Gayunpaman, hindi naniniwala si Paul at nagsisimula na siyang maghinala. Bumalik siya sa kakahuyan kung saan nakita niya si Bea na hubot-hubad. Doon ay nakita niya ang nightgown ng misis na tila ay pinunit at basa pa ng malagkit na likido. Nakakita din siya ng malalaking bakas ng paa na ibig sabihin ay may kasama si Bea ng gabing yun. Bumalik si Paul sa cabin at itinago ang nightgown. Hindi siya umimik at pinagmasdan lang niya ang asawa sa banyo na tila ay nagre-rehearse habang sinasabi na masakit ang kanyang ulo. Nang gabing yun, sinubukan niyang umiskor, ngunit sinabi ni Bea na masakit ang kanyang ulo tulad ng nirehearse niya sa banyo. Tinanong ni Paul kung iniiwasan ba nitong magpasibak sa kanya at pabirong tumugon ang misis. Tinanong niya ulit siya kung ano ang nangyari sa kakahuyan at inulit ni Bea na nag-sleepwalk lang siya. Nang hilingin niya sa misis na isuot ang kanyang nightgown, nagalit si Bea at sinabing inilagay na niya yun sa laundry. Kahit alam niyang nagsisinungaling ito ay pinili ni Paul na huwag na lang siyang kumprontahin. Nahirapang makatulog ang mister at ilang sandali pa ay muling umaninig ang kakaibang liwanag sa kanilang silid. Bumangon si Paul at kinuha ang kanyang baril at sa labas ay may nakita siyang anino na dumaan. Sinubukan niyang habulin ito sa kakahuyan at nang hindi na niya ito mahanap ay nagpaputok siya ng warning shot na gumising kay Bea. Sa wakas ay kinumprunta ni Paul ang kanyang asawa tungkol sa nakita niyang nightgown at tinanong niya ito kung nagkita sila ni Will ng gabing yun. Galit itong itinanggi ni Bea at nagsimulang magtalo ang mag-asawa. Kinabukasan, isinulat ng misis sa diary na ang kanyang pangalan ay Bea at ang kanyang asawa ay si Paul. Nang subukan itong tingnan ni Paul ay agad isinara ng misis ang kanyang kwaderno. Kalaunan ay tinanong ng mister ang tungkol sa mga kagat ng lamok sa kanyang binti at tugon ni Bea na unti-unti na itong bumubuti. Subalit nang tingnan ito ni Paul ay sinabi niyang lumalala na ito at sa tingin niya ay hindi iyon kagat ng lamok. Dahil dito ay nagalit na naman si Bea at umalis. Habang nasa bangka ay sinabi ni Paul na gusto na niyang umalis dahil hindi na nakakabuti sa kanila ang mga nangyayari. Sinabi ni Bea na ayaw na niyang makipagtalo sa kanya at gusto na lang niyang i-enjoy ang kanilang honeymoon. Nagsimula silang magromansa ngunit biglang nakaramdam ng malagkit si Paul at pagtingin niya sa kanyang daliri ay puno ito ng dugo ni Bea.
Giit ng misis na nireregla lang siya, ngunit giit ni Paul na masyadong marami ang dugo na yun at hindi na yun normal. Napuno na ang mister kaya nagpa siya siyang kumpruntahin na si Will. Pumunta siya sa restaurant at doon ay nakita niya si Annie. Kakaiba ang kinikilos ng misis at binabanggit nito ang katulad sa isinulat ni Bea na ang kanyang pangalan ay Annie at ang kanyang asawa ay si Will. Napansin din ni Paul ang bakas ng kagat sa binti nito na kagaya ng sa kanyang asawa. Sinabihan siya ni Annie na umalis na sila dahil hindi sila ligtas at kalaunan ay natagpuan ng mister ang dugoang sombrero ni Will. Nakita niyang bukas ang pinto sa likod ng restaurant at dahil walang sumasagot ay pumasok si Paul. Sa loob ay binuksan niya ang computer at pinanood ang security footage noong gabing nakita niya ang kanyang misis na hubot-hubad sa kakahuyan. Sa mga oras na yon ay umaninag ang kakaibang liwanag sa restaurant at sinundan nito ni Annie. Biglang nagpatay sindi ang mga ilaw at sa dingding ay napansin ni Paul ang mga nakasulat na notes ni Annie na katulad sa isinulat ng kanyang misis. Mayroon din itong malagkit na likido na katulad sa nakita niya sa nightgown ni Bea. Nang hilakbot si Paul at pag-alis niya ay hindi niya napansin ang anino na nakadungaw sa bintana. Kinumpirma niya sa diary ni Bea na kapareho yun sa isinulat ni Annie. Tinanong ni Paul ang misis kung sino siya at sinabi ni Bea ang kanyang pangalan at mga detalye na eksakto sa isinulat niya sa diary na parabagang kinabisado lang niya ito. Lalong nagduda ang mister at itinanong niya kung bakit pareho sila ng isinulat ni Annie. Tinanong din ni Paul kung bakit pareho silang may kagat sa binti at kung bakit sabay nilang sinundan ng liwanag sa kakahuyan. Iniisip ng mister na marahil ay merong ginawa si Annie kay Will dahil nakita niya ang dugo ang sombrero nito. Nag-aalala siya na baka gawin din yun ni Bea sa kanya, subalit tugon ng misis na sinusubukan niyang protektahan siya. Gusto nang umalis ni Paul ngunit hindi niya mahanap ang susi ng kotse at ilang sandali pa ay nagkulong si Bea sa banyo. Nang maglaon ay nagawang makapasok ni Paul at nalaman niya na sinaksak ng misis ang kanyang ari. Sa kabila ng pagpupursigi niyang alamin ang katotohanan ay hindi ito magawang sabihin ni Bea. Sinabi ng mister na mahal niya ito at nang tanungin niya ang misis kung ano ang isasagot niya ay sumagot ito na hindi nila alam ang isasagot sa tanong na yan. Nakiusap ang mister na sabihin nito kung ano ang nangyayari, ngunit sinubok ang tumakas ni Bea kaya kinailangan siyang etali ni Paul sa kama. Maya-maya ay humingi ng tulong ang misis para kunin ang isang bagay at itinuro niya ang kamay ni Paul sa kanyang ari. Hinugot ng mister ang nakakadiring nilalang na tila ay isang malaking uod. Nagsimulang umamin si Bea sa nangyari ng gabing yun sa kakahuyan. Giit niya na sinundan niya ang liwanag, ngunit ang nakita lang niya ay mga anino ng mga di maipaliwanag na nilalang. Ibinunyag ni Bea na meron silang ipinasok sa kanya, dahilan para mabuntis siya, at katulad ng pinag-isang organismo ay nalalaman ng misis ang mga iniisip nila. Giit niya na sa loob ng ilang araw ay kukunin na ng mga nilalang na ito ang natitira sa kanya. Dati pa niya gustong sabihin kay Paul ang lahat ngunit hindi siya pinapayagan nila at dahil wala siyang magawa ay sinubukan na lang niyang gugulin ang natitirang mga araw niya na kasama ang mister. Sinabi ni Paul na aalis sila ngunit hindi niya mahanap ang susi ng kotse. Giit ni Bea na hindi sila maaaring umalis at pinakiusapan niya ang mister na samahan na lang siyang manood ng kanilang wedding video. Nang aalis na ang mister ay biglang umaninag ang ilaw at ngayong kontrolado na naman si Bea ay sinabi nito na hindi na nila kailangan si Paul. Nang mawala ang liwanag ay bumalik si Bea sa katinoan at sinabihan niya ang mister na papatayin nila siya kaya kailangan niya itong itago, ngunit ilang saglit lang ay bigla niyang hinampas si Paul. Kinabukasan ay nagising ang mister sa bangka na nakatali ang mga kamay. Giit ni Bea na para protektahan siya ay kailangan niya itong itago sa ilalim ng tubig kung saan ay hindi nila ito mahahanap. Inihagis ni Bea ang angkla na nakatali kay Paul at habang ipinapaliwanag ng mister na hindi siya makakahinga sa ilalim ng tubig ay itinapon siya ni Bea sa dagat. Nang gabing yun, pinanood ni Bea ang kanilang wedding video at makikitang nalalagas na ang kanyang balat. Ilang sandali pa ay umaninig ulit ang ilaw at sinundan ito ng misis. Sinundo siya ni Annie sa labas at tumuloy ang dalawa sa kakahuyan kung saan ay sinalubong sila ng mga misteryosong anino. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.